one. Was it any different? Was it? Diyan lang ako eh. Ano? Nagbibida ka na naman. Lolo! Nagbibida ka na naman, Dono. Boysit ka. Nakakainis ka. Grimstroke, first pick. Bakit? Sakto naman. Ay! Na-explain mo na. Na-explain ko na. Alin? Ang standing. Tiebreaker. Oo. Ganito mangyayari dyan. Since nanalo yung execution, so guaranteed na sila sa tiebreaker. Depende sa mangyayari dito. Ay, hindi. Ang pinaka-importante yung laban bukas. Kasi regardless, manalo yung TNC or Fnatic, isa sa kanila yung mag-first at the moment. Kasi kung mananalo yung T1 bukas, magtatabla sila sa first. So maglalaro sila for first or second. Yung mananalo rito at yung T1, kung if ever manalo sila, yun yung maglalaban either for the playoff berth or for the group stage berth. Okay. Kung sakaling matalo naman ang T1 bukas, magkakaroon tayo ng four-way tie. It will be yung matatalo rito, execration, T1, or NOB ni yun. Yun yung mga possible scenario natin. So technically, ang pwedeng mangyari rito, ha? Hindi pa, pag natalo yung T1, hindi pa sure yung kahit sino sa apat na papasok sa major. Yes. Ibig mo sabihin... So mas mahabang, ano yun, Kuya D, mas mahabang lakaran yun. Ibig mo sabihin, yung matatalo rito, may chance pang hindi makita sa major. Yun na nga. Yun ang masaklap na pangyayari. Oo. Isipin mo, top seed na kayo eh. Top seed na. Tumuwables pa. Yes. Alam mo, ito ah, hindi naman sa pag-ano, pero... Ano? Ano? Hindi sa pag-ano, pero ano? Gusto kong maging maganda yung playoffs eh. I mean, yung ano eh. Oh, bakit pa nung hindi gaganda ang playoffs? Kung nagka-4-way tie, round robin ulit silang apat. Ayaw mo na nun. Ang galing, ano ang po? Ang gusto mo mangyari, manalo ang T1. Hindi. Gusto ko apat yung tiebreaker. Apat. Doon tayo daw sa apat. Sa apat na tiebreaker. Kumbaga, suntukan yun. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Like and share nyo na yung tama, live tama, stream. Tama. PNX Bet. Tama yung sinabi kong senaryo? Okay, good. User code, Lupon WXC. Kung may katanungan, PM na sa Unix page. And kung gusto nyo pong bumili ng voucher, Lupon WXC voucher seller, ang inyong dapat i-PM. And shoutout kay Mami Helen Nitz. Ayan, kapapasok niya lang. Kay Boss Gilbert, kay Wilson. Si Dayan lang ang may chat, guys. Wala akong chat. Wala akong chat. Yan, si Dayan lang ang may chat. Kaya huwag na kayo mag-effort, iba siya ko. Tatat, kila. Hindi ko mababasa. Kila Mark Aldrin. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Either Uy, way naman, doon. Guys. Si Usog, nasa... Kuya din, pinasasakit mo naman ulo ko. Sabi eh, niya, aga-aga. Si Amod yung nagpusog eh. Oh, sino pinausod? Jama, sino pinausod mo? Si Kuya Di, di ba? Guys, nasa kaduluduluhan na po. Ala, nasa tulo ko, nakapatong yung kamay ko. Ala, tignan mo yung paa mo eh. Okay guys, kasi nabalik na kasi kami sa studio. Yan. Kaya social distancing muna ang aming pinapatupad dito. Yes. Bigla ako, bigla akong napagtanto. Paano ako nakarating dito nung walang face mask? Galing bahay. Meron ba ako? May. Meron dyan? Signs of... Nandun pala. Ano yan? Signs of Beijing. Oh, Shanshu.
Meron na ka, ayan na. Signs of Beijing. Pero kuya di, etong Dreamstroke at saka Doom, ito yung ginawa ng exe kanina. Nanood ka ba kanina? Oo, nanood ako siya. Pero hindi nila ginawang combo yun. Hindi naging combo. Hindi ko nakita naging combo yung ano double lang, Doom. Panakot lang, panakot. Ang zone out lang. Panakot, diba? Panakot lang. Yung Soulbind at saka Doom. Dahil kasi may priority din yung Doom. Pero dito sa Fnatic, tingin ko gagawin naman nila yung combo nila na ito. To think na yung first two picks din, kuya di, ng TNC Predator dito. Worth ni Doom yun, dalawang yun, lalo na yung Centaur. Mm. Diba? With the Stampede, tapos yung damage niya, napakasakit. So para hindi natin siya mapansin, jack ka muna sa Gedli, Soulbite ka muna, pwede kasama yung Lion. Kasi Lion, another provider yan ng disables ng TNC Predator. So napakagandang mga combo yan ng Soulbind and then Doom dito ng Fnatic. But currently, yung draft naman ng both sides natin, very adjustable, which is yun yung maganda. Kasi hindi pa masyadong revealing yung first two picks natin. Pero more likely, yung Fnatic offlane Doom na yan. Alam ko, ma-imid mo pa yung Doom na yan, di ba? Sayang naman. Hindi naman din. Di, ayaw mo kay Moon. Offlane na yan, offlane na yan. Hindi hero ni Moon yan eh. Kumbaga, offlane na Doom na yan. Pero tignan natin dito, TNC Predator, we're going for a Phoenix pick. Phoenix, Lion, and Centaur. So, ang kulang ng TNC Predator dito more likely will be yung mid lane ni Chip Armel and yung carry ni Gabylicious Papabull dito. Fnatic, medyo... tignan natin kung ano yung magiging third pick niya. Pero alam mo ha, meron akong naisip dito. Ano? Ganyan. Kung matatalo yung TNC dito, hindi ko naman sinabing matatalo sila. Kung lang, kung sakaling Kaligala matalo sila. Kaligala tayo sa kung mo ha. At kunyari, kunyari lang naman, sa scenario lang naman na natalo sila. Mm-hmm. Tapos, nalaglag sila dun sa tiebreaker. Kunyari, like a four-way tiebreaker. Tapos dun sila nalaglag. Sipin mo yun, alam mo kung anong tawag dun? Ano? Nalilgan ka bro. Nalilgan ka. Nalilgan ka bro. Buti execration, pili ko exe may Lingan Spear eh. Oo, oh, hindi sila nalilgan eh. Na hindi sila nalilgan. Si Kuya Nick lang ang nagdadasal na malilgan yung exe. Feeling ko din kasi may taya. May taya. PNX Bet user code, Lupon WXC. Ayan, yan, yan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Pero Kuya D, eto, napansin mo ba? Alin? Fnatic yung current bans nila ngayon, puro course, puro mga carry. Puro hero ni Gabi. Totoo, ubusan ng hero sa 7 bans ata ng Fnatic dito mga sir. Mukhang pangkay Gabi to. Dayan, ito pa ang masaklap. Umik dito yung Fnatic ng Clockwork. Alam mo kung anong kahinaan ni Gabi? Ano? Sungkit. Ayan. Sukitin mo. Nakita mo yung nangyari sa kanya sa aligan. Huwag nasundo tayo dyan. Patch. Napatch siya. Napatch siya. Nasungkit. Oh, walang patch dito pero mayroong clockwork. Yan. Tandaan nyo guys, ang kahinaan ng mangga. Ang masungkit siya. Ay sungkit. Yan. Tandaan yan. Hinog na. Tatabihin ng Fnatic. Hinog na ba ang prutas? Itasin na. Tignan natin kung hinog-hinog na nga ba dito si Gabi. Kaya, gusto ko makakita clockwork ni DJ if ever. Pero hiling mukhang si Jabs yung magka-clockwork dito. Hindi, maganda kasi kuya, di mag-item din yung Grimstroke eh. Position 4. Isa siya sa mga pinakamagagandang bigyan ng Aghanim Shard. DK? DK na ni Chip Armel to? Oo. Unless mag-carry na DK yung... Ito na naman ata yung strategy na puro makukunat. Ito na naman yung mga Jonathan. Nakita ko to nung laban ng panlaban, TNCT1. Panlaban ba yan saan? Sa lineup ng Alin? Yung makukunat. Ano na? Ay, may bet pa ng Game 1? Oh, sige, taya mo na. Taya mo na. Oh, ikaw na mag-tumayatan din. Ay, gusto ko TNC eh. Oh, di taya mo. Sige, uy, Game 1. Nag-load pa. Napakalupit. Niload sa stream. Ganun kalupit yun. Eh, kung may mabilis mag-type doon, naunahan pa tayo. Ganun ka naman. Ha? Pwede, mga bot. Oo, oh, mga bot. Nag-load sa stream, guys. Nakakita nyo naman. Times 80. Pwede na yun. Anong tatayan? TNC ako dito. Uy, panatik ako dyan. Panatik. Hey. Panatik victory. Bato pick tayo. Ah, sige. Bato pick. Okay, panatik. Balas ah. 1-5. Ah, sige. 1-5. Panatik na daw, sabi dito ni Kuya Di. Ay, shut up! Kay Boss, nawala. Boss Paolo Abilino. Ay, shout out. Ah, pa-shout out naman ako. Kay Uniform ng shout out kay Boss Paolo Abilino natin na naka-uniform ng X sa shoot. Nag-shoot siya kanina, naka-uniform ng exe. Napakalupit. Grabe, thank you Boss Pao. Ah. Hindi lang exe yung uniform yan. Pati Lobon WXC na merch, diba? Pero ito guys, down apat na ang hero for both teams dito. We are waiting kung ano yung magiging carry ng TNC Predator dito. Kasi yung pa rin yung target ban eh. Tiny, Brizel, Raid King, Luna, yes. Morphling. Yan, tinanggal ng Fnatic yung mga hero ni Gabi. So, ang strategy ng Fnatic dito, at least AM... Ang dami pa naman eh. Marami namang hero si Gabi. May Slark?
Meron mga, ano ba na natitira? Juggernaut. Ayan. So maraming hero pang available. Doon tinatarget lang nila specifically yung mga mata, yung nasa mga, meta din. Oh, yung mga more likely gagamitin ni Gabi na hero. Mm-hmm. Pero puro offline talaga tayo dito, Kuya D. Pero ang gusto ko lang din naman dito sa both sides natin, meron namang vessel carrier. Diba? Meron pang tanggal lang una. Pero Phoenix pwede siya mag-vessel, Clockwork pwede din mag-vessel. Base sa lineup ng dalawang teams natin sa ngayon, gusto ko tong lineup ng THC Predator. DK, Center War Runner, may Phoenix ka na pangangalagaan. Hindi, ibig sabihin, ang maganda kasi sa Phoenix pagdating sa teamfight, hindi ka pwede fully mag-engage sa isang target. Mm-hmm. Lalo na kung Supernova is on, meron kang meta hero na may Lion. So gusto ko tong lineup ng TNC Predator for game number 1. Sabi mo nga, ito yung meta na gumagana, yung makukunat. Makukunat na hero. Center talaga. DK, Phoenix, Trent Hero yung tatlong yan. Eh. Oo, kasi so, tingin ko nagana yung ganitong lineup, Kuya D. Dahil nga yung facing ng game natin sa ngayon, lalo na sa C, very aggressive. Magkakita pa lang sa mata yan, suntukan na, di ba? Ganong kadalasan ang pwedeng mangyari. So, with the makukunat na picks on both sides, that would deny yung mga potential kills sa pwede nating makuha early on para makakuha din ng lead. Ayun, kung sino man yung magpo-focus fire ng mag-aga-aga. Ito ha, sa screen nyo, ang mga homies natin from TNC Predator. Yun. Gabi, Chip Armel, Bokerino, Teams, and Boombox. Yan yung ano natin dito. Yan ang mga players natin for TNC Predator. Si Boombox ang captain eh. No? Lubi si na nyo AF, Kuya D, tsaka Spectre. Oh. Oh. Di ko, Kuya D, ang gawin na lang dito ng Fanatic, ban Gabi eh. Hindi, ano kayong makukuha? Anong natitirang hero para sa kanila? Carry. Juggernaut. Sila yung kukuha ng Juggernaut and Juggernaut ni Raven. Ito nga. Dalawa lang din yung naiisip ko dito, yung Jugga o tsaka Lifestealer. Ito, pwedeng mag-Lifestealer. Pwede. Ano pa bang available? Inubos kasi ng panatik. Slark. Pwede mag-slark. Oo. Dami pa naman. Wala na nga lang yung, yung Ursa. Hindi ako nagkakamali. But, yung Troll. Troll kasi ang dali na makite kayo ng makite Troll Ward. Kung wala kang BKB, mahihirapan ka pag-troll ka. Pero ito naman ang Fanatic side. Raven, Moon, Sichuan, Jabs, and si Kabarong DJ. Chill na chill lang si Kabarong DJ, no? Oo. Pero tingin ko maganda na dito ko, kasi Lifestealer, sagutan na nila ng hero na meron na ding pang negate ng skills dito ng Fanatic. Yun nga lang, very problematic kasi talaga yung Doombringer or hero at least na kaya makipagsabayan ng what the if I think this is a Dragon Knight carry. Dragon Knight carry is it ni Chip Armel. Dabyon ni Gabi. Dabyon Knight ni Gabi. Ayan na guys. SF ni Chip Armel up against sa alam mo ang malala. Doombringer mid. Oo, alam mo ang malala dito Kuya D. Ano? Binan lahat ng carry heroes ng Fanatic. Hindi nila alam, DK lang pala. Ito na, nilabas na pala ng TNC yung carry nila. Hindi, wala akong pakisakit DK carry. Ang gusto ko dito, ano? SF. Ang SF. Tagal na nating di nakakakita no, ng SF. Not one days. Di, sa SF sa series yun. Nakakita ka na ba ng SF? Sino nag-SF? Wala po. O, diba? Ngayon pa lang. SF. SF, guys. Ngayon na lang ulit natin matutunghayan, guys, yung SF. Sa may gitna, lapag nyo na yung mga pusta nyo dyan, PNX Bet, user code, Lupon WFC. De, alam mo kasi, battle for first place talaga to eh. Yes. Kung sakaling merong series na maglalabas ka ng Hidden Jutsu, Hidden Mitsurugi, etong series na yun na to kung ako sa magkabila ang team. So, TNC Predator, nilabas na nila ang SF ni Chip Armel. SF ng Pinas. Ang surprising pick naman dito para sa side ng Fanatic is binan nila lahat ng hero ni Gabi. Oo, di ba yun nga eh. Tinanggal nila. Hindi pala natural carry ang kukunin dito ng TNC DK, Predator. Ang Black Dragon. Yes. Ang Black Dragon. Tsaka CW. Maganda kasi sa draft ko din ng TNC Predator. Mapapangalagaan talaga nila yung itlog. Malaki yung chance ah. Kasi tatlo itong makukunat, tatlong pwedeng pumronta. Mahalagang pangalagaan ang itlog. Tanda mo na yan. Pag ang itlog, hindi mo pinangalagaan, masakit yan. Masakit ang magaganap. Ay, nakakamiss daw yung Dota, oh. Siya. Ng mga nostalgic kineme ng mga God. Viewers dito. Nilabas na si Shadow Finn, mga kaibigan. Ang SF, alam mo, dati, di ba ngayon sinasabi, wag mong ibibigay sa mga Pinoy player ang pack, ang mga, hindi nyo ba alam mga kids, noong unang panahon, ha, noong panahon ng Dota 1, ng 1600s. Walang team ang hindi gumagamit ng SF. Kung midlaner ka, kailangan marunong kang mag-SF at nilabas na ang isa sa mga staple ng Dota. SF, pero may nahuli ka agad dito. Look at this, Dan. Meron, hindi. Naku, maagang. Mahinip. Hindi. Dan,
Kuya Di, alam mo, maganda. Lima sa lima. Oo, maganda dito. Sabi sa'yo, bakbakan agad yan. Maganda dito, sumugod man si Jobs, nakita na nila na may ward. Meron na. Listado na yan. Umakyat siya, hinit siya ng tore. Okay. Mande the ward yan mamaya dito, guys. Ng Fnatic for sure. Listado, garantisado, ganun. Oo. Okay, guys. Eto na. Ay, de, Kuya Di, may tanong sila dito. Makakakita din daw ba tayo ngayon ng 5 minutes, Lotars? Ay, wala po. Ito sasabihin ko sa inyo, kids. Ang sukotan ng ESF dati, huwag kayong nagpapapaniwala doon. Chismis yung 5 minutes. Chismis yung 5 minutes, Lotars. Ang sukotan ng ESF dati, 15 minutes. Dapat ano? Naka-Lotars travel ka na. Ayun. Yan ang sukatan dati. Di ba, hero ma din dati yan? Si Jules ang, hindi, hero ni Jules. Si Jules. Kung ka sa'yo. Si Jules, medyo iba si Jules dati. Pag nag-SM si Jules, ano? Si Jules mo. Oh. Paborito mo kami, si Jules. Di ba, ang sukatan dati ng 15 minutes, Lotars travel. Mm-mm. Si Jules, 15 minutes, Lotars travel. Pero, may BKB. Putik yun. Oh, ganun si Jules mag-SM dati. Yun yung nagsasariling stock. Ay, guys, malay nyo, ha? Civil War Season 7, ha? Ah, drama, ha? Abang-abang. Pero dito muna tayo sa ating laban. Game number 1, Chief Armel. Naka. Sa kanyang ESF laban sa Doom ni Moon. Sabi ni Chief Armel, maliligo ka dito. Maliligo ka normally, sa race. Ito, literal. Sa right click. Normalin, literal na normalin yan. Yes. Pero kung hindi alam mo, advantage naman dito ng Doom. Ano? Yung Devar niya. Ah. Yung added gold niya talaga. Kasi kahit dito, middle lane, di siya gaano makasecure ng last hits or at least maharas siya ng maharas ng SF. Eh, alam mo, ang advantage ng SF. Alam mo, ang advantage ng SF. Ano? Si Moon yung Doom. Doom pa lang, panalo ni. Bakit? Naniniwala ako, Kuya Di, this game, makakapagpakitang gilas. Si Moon. Si Moon. Saan ba ako tumaya? Tipsy. Ay, Fnatic. Saan tayo tumaya? Mo, Mema ka. Fnatic tayo! Bakit inoon ko okay, si okay. Moon? Okay, change mood. Okay, mali. Mali. Take two. Alam mo kung saan lamang yung Fnatic? Saan? DK si Gabi. Yan! Masusungkit ang mangga. Masusungkit nga dito mamaya, guys, ni Jobs. Mali pala. Mali ako lang. Mali na kinampihan. Nakala ako sa DNC. Ako nakataya. Bakit di ba sinabing lamang si Moon sa may middle lane? Hindi kasi lumalamang si Moon eh. Ang pinakalamang ni Moon, tabla. Guys, kung tumaya kayo sa Fnatic, pag tumabla si Moon, panalo na yun. Kumbaga, malaking big win na yun. Usually, bugbog eh. Teko, Yadi. Oh. Naniniwala ako kay Moon. Kasi, nung nakaraan, nag-bristle back mid si Moon. Yun lang gagawin niya eh. Spray. Gulang ng gulang. Lamang sa dun eh. Gano'n lang. Kapag mga, gano'n lang yung gagawin na hero. Yung less pinduten, less hassle para sa may middle lane. Hindi ko kayang-kaya mamain niya ni Moon. Plus, makunat. Yan tingin ko yung kalakasan ni Moon Dragon. Oy, pero kasi eto na, oh, tingnan mo, kumain ng dalawa. Lahat pakainin mo, isa pang tatlo, isa pa, pakainin mo ng pangatlo. Isipin mo, binigay na lang din ni Moon yung river, yung water run dito. Chief Armel, sabi niya ganun, naka-ESF ka, galingan mo, pati run ko sa'yo na. Anak, itabi mo, oh, naligo. Ay, kinain, grabe si Moon, oh. Kita mo naman, Moon Dragon. Oh. Oy, sakit yan mo. Baka Moon yan. Oh. Meron naman bote si Moon. Okay. Ay, umiika-ika na ang manok sa pula. Okay, guys, ha. Delikado itong si Moon Dragon. Medyo masakit sa mata. Panoorin, ha. De, kasi may range advantage talaga, Kuya Di. Itong SF. Kaya makikita talaga alam natin magaganto sa mid si alam Moon natin Dragon. May range advantage yung SF. Ang hindi natin alam kung bakit kinakain niya yung mga race. Yung tipong nag-race na, papalayo pa siya. Sakto pa. Kumbaga, pinapasakto niya yung mga race eh. Para talagang ano eh. De, partida yan daw. Sabi ni Moon dito, mamaya, talo na ako sa may middle lane, pero isang doom ka lang, tama, Chief Armel. Ganyan yung mindset yun niya ni Moon. Yun naman yun. Marami kang gamit, pero pag dinoom kita, oo. So, may kakalagyan ka. Pero, free lane to para kay Chief Armel. At the moment, makikita nyo guys, 19-6. Ang CS dito ni Chief Armel, DK ni Gabi, maganda rin, 17-4. Ang pinakamayaman dito sa side ng Fnatic in terms of the last hit and the nice, etong Central War Runner nila, 17-4. Si Darkseer 15-0, yung Doombringer, medyo nahihirapan. And even si Raven, ha? Oo. So, kailangan na makapag-isip-isip dito, Kuya Di, ng Fnatic. Ako, delikado rito. So, may nahuhuli, oh. Tapos na ako ang punyo. Oh, tapos na ako ang punyo, kami naman. Anak, itabo mo. Tabarong DJ! Kabarong DJ ni Normal mo! Ay, nakaiwas si Kabarong DJ! And Courier yung mahuhuli. Ay, gusto ng chooks to go. Sayang yung mga nakataya sa burst blood. Pinabayaan, bad trip. Na-deny pa. Bad trip yung mga, bad trip naman, burst blood na yung pre. Oo. Hindi kasi madami na rin ko yung madami na rin kasi mamimiss si Bok na last hits dito sa may top lane. And ayaw niya na makalamang palalang. Oh, pero ito, ang nakakuha ng burst blood, that DK carry by Gabi. Use our code LuponWXE and message ito ang page.
para kung meron kayo katanungan regarding Phoenix Bet. Pero ito, ikot-ikot lang. Grabe naman si Teams dun. Nice move eh, no? Walang magiging bawi yung Fnatic in terms of kills. Kung sakali kasi makukuha ni Raven, syempre advantage yan. Raven carry yan eh. True. Pero dahil nga doon, Teams with the presence of mind na magpa-deny, yes, na lang dito, denying yung Fnatic sa kanilang first kill dito. Pero tignan natin itong Darkseer Clockwork na lane. Here comes the vacuum meaning. Pero nakataka si Nahabol si Gabi. Here comes the Surge. Surge Ibaka! Teka lang. Walang bawas. Uy, Darkseer. Naku, nahuli na rito. And Teams with another good play. Makakapatay dito. Pwede pa nila mahuli rito. Ito si Jobs. Ni Laser Beam Beam Light. Mga kaibigan, Nahabol. Impale. And this could be the third kill para dito sa side ng TNC Predator. Yes, napakaganda din kasi Kuya D ng pinagtipihan ni Teams dito. Yan, nagtipi siya doon sa may likod ng puno beside their first tower onto the bottom lane. That's why, nung dumadating na yung Lion, nagiging aggressive pa rin yung Fnatic kasi hindi nila alam na may plus one pala etong TNC Alam mo ano naging problema doon? Ano pa? Nawala na yung battery assault. Tapos nawala rin yung ano, yung ion shell. Oo. Hinabol niya yung Phoenix. Walang yun bawas! Sakto din yung dating ni Teams, pero another dating lang coming from Teams. Ito na si Teams. From bot to mid. Impale to boy. Sabi niya, impale double race combo. Oh, chip. Nasa etap na. Oh. Ba! Huli ka, Balbon. Huli ka. Team Eka. Bang! You don't forget the legendary SF, bro. Yan. SF ni Chip Armel since Clutch Gamers. Anong since Clutch Gamer? Since Dota 1. Ah, Dota 1. SFD Chip Armel, since Dota 1. Since Dota 1 yan. Baka ang pangalan ng SF talaga, Armel. De, tsaka, ay, DJ. Sabagay si Armel. Naging Armel lang naman yan ng Dota 2. Bata ang tawag namin dyan dati nung Dota 1 days. Si Bata. Tanda mo na, Kuya. De, yun talaga yung tawag sa kanya. Hmm. Si Bata yan, si Bata, si Armel. Naririnig-rinig ko nga. Pero may maganda palang vision agad dito, Kuya D, yung Fnatic sa side ng TNC Predator, ha? Kasi ngayon, wala pa ako nakikitang stock. Naku, nakahuli na naman! Another one! Reki meaning beer! Uy! Okay! Kita mo yun? Si Kuya Moon! Si Kuya Moon! Ni Lamon! From Moon! From Moon to Lamon! Lamon na lamon ni Chip Armel. Kuya D, parang masama yung nagiging start dito ng ano, ha? Ng Fnatic, ha? Parang masama kasi talaga. Kasi mid ang nagtitikta, guys, ng tempo sa other lanes natin. Kita nyo naman with the aggression na nakikita natin from the middle lane ng TNC Predator. Even yung side lane sila nagsusnowball. 2K gold dita. Pero kasi sinusunod lang ng Fnatic yung meta. Pag nanalo ka game 1, talo ka game 2, game 3. It's part of the plan. It's part of the bigger picture. Dito yan sa C, guys. Oh, sa C yan. China, di ko nakikita yung sa C, pag, usually pag natalo game 1. Ganito sa C eh. Pag natalo game 1, either 2-0 o may reverse sweep. Yan, reverse sweep. Oo. Pakabalang, pakabalong. Sa mga bira yung ano, bira yung palitan dito sa C. Mm-hmm. Yung mga sweep eh, no? Maliban na lang kung talagang tier 1 team against tier 3. Ha? Mga ganong lagay. Eh bakit yung Lilgan naka 2-0 sa TNC? May mga bagay, kasi Kuya din naman, may mga bagay tayo na hindi may paliliwanag ng siyensya. Hindi. Ang may pilit. Meron 2. Hindi, may ganun talaga. 2K gold lead, 6-0, all 3 cores dito ng TNC, guys. Napakayaman, kidding aside. Mm-hmm. And mukhang makukuha pa nila etong tier 1 tower sa top lane without any contention. Walang ipinanalong kaso ang Fnatic. Sa first 8 minutes natin, wala silang ipinanalong kaso. Yung tatlong core nila, semi-durog, medyo bugbog. Ito na naman si Moondragon! Wala pa silang ano dito. Pang-stun kay Moon, kaya matapang pa si Moon. Alam din niyang walang EDF etong si Gabi. And 6-0 na nga sa kill chart natin, Kuya D, 2K golded in favor of TNC Predator. Tingin ko ang nihitay dito ng Fnatic, Kuya D, magkaroon ng stack sa jungle area. Dito sa may triangle cap na TNC Predator, doon sila early nag-place ng Observer Ward eh. And with that, parang gusto nila na kapag ka nag-provide ng stacks yung TNC Predator doon, sila ang kukuha. Yun ang magiging bawi nila. Kasi with the towers na nakuha na nga for the side of Fnatic, I doubt makaka-extend pa sila silang sa may triangle wala silang map control ng TNC. Hindi nga rin sila makapasok sa sarili nilang jungle eh. Oo. Doon pa kaya sa jungle ng kalaban. Ng iba. Oo, di ba? Medyo doon pa lang, manalo eh. Pero tignan natin dito. In Raven, we trust. Naniniwala kaya tayo sa kasabihang in Raven, we trust. Sa bagay, si Raven, guys, di natin
napag-champion nga niyan si Dragstar. Isipin mo, si Dragstar yun eh. Grabe yung Dragstar. Nabuhat niya si Luigi. Agree ba kayo doon? Ito pa kayong mga talagang tunay na mga pro player. Ano naman i-compare si Dragstar sa mga company dito ni ano, Raven? Hindi, sinabi ko lang, nag-training Nag-training si Raven, nakampe si Dragstar. Yan. Ibig sabihin, expect na ni Raven ang worst. Shout out sa iyo, Dragstar, ha? Diba, kung ang napaglapasan na ni Raven ang signal 5 na bagyo, mga signal 1-2, madali na lang kay Raven yan. Kumbaga okay. Ganun. Tingnan natin. Mamaya naman, guys, i-comment natin si Dragstar kapag nanalo yung Fanatic dito eh. Kasi siya pala yung training grounds. Kumbaga siya yung nagsilbing punching bag ni Raven. Yan. De, pero guys, 2-6-0, bumagal facing natin. Heading toward the 10-minute mark, 2K Golden para dito sa side ng TNC Predator. And looking for the exit. Grabe naman. Nahuli na rito. And that's si Chuan going down. That's the Darkseer. Supposedly, yung mga Darkseer mayaman ha. Mm-hmm. Meron si Chichuan dito. Pinakamayaman siya sa team niya. Though behind siya sa network doon sa tatlong core ng TNC Predator. Stampede committed, yielding a kill towards that offlane. And walang sagot dito ang side ng Fnatic. Wala pa silang mga panglaban dito. Mm-hmm. Walang item, walang level. Yun na nga, doon sila kinulang. Pero tingin ko okay lang din naman yung naging pagkamatay ni Chichuan doon sa may bottom lane. At least nagkaroon sila kahit papano ng control dito sa may top jungle area nila. Yun nga lang, ang bilis kasi mag-transition ni Gabi from bot to mid lane dahil nga meron na rin sa ditong dagger, diba? TP dagger lang siya pabalik dito sa may natural lane niya. Mamamayan ulit nila yung main jungle area ng Fnatic. Pero eto, Kuya D. Smoke up the seat. Eto na yung potential na bawi. Teka lang. Masyado kailangan big fish. Sabi niya masyado na tayong inaapi. Oh. Masyado na tayong inaapi. Moon, masyado ka nang ginugupi. Ito na, pumasok na. Hookshot connecting. Anong headshot? Hookshot yan. Eto, mapapatay nila dito. But that is just Boomy. The position 5. Phoenix going down. So that's the first on the board para dito sa side ng Fnatic. They need to find a lot of lot more kills para makabalik sila dito sa ating laban. Mm-hmm. Pero 11 minutes in, 7-1. 2K Gold Lead, meron tayong post dito. Yep, and with that kill na nakuha nila dito sa may position 5 ng TNC Predator, ayan, isa-secure na nila ulit another ward na naman na ipe-place nila dito sa may main jungle area nila para alam nila kung nasaan yung naglalaro itong TNC Predator. And if ever hindi pa sila ready, iiwasan nila to and magpe-play around na lang sila dun sa may mid, bottom lane, and then triangle camp nila mismo. Kasi currently, nalugi yung mid, nalugi yung bot, even binubuo yung top lane. Binubuo ni Chip Armel going for MOMBKB, so right-click build. Itong SF dito ni Chip Armel. Siya yung panggagalingan ng mga right-click damage dito dahil mukhang si Gabi is going to be doing the usual DK. Hindi naman yung typical carry DK eh. Pero yung tamang DK na blink dagger, taga-initiate lang, makunat, tanky frontline. So SF ni Chip Armel ang panggagalingan dito ng damage para dito sa side. Pero tignan natin ha. Comment si Kuya Nick. Anong headshot? Headshot daw ang... Siya naman eh, headshot ka daw eh. Ikaw ang sumabi ng... Ay, sabi ko, guys, sabi ko hookshot ko. Ako sabi ko hookshot, kinurik kita. Sabi ko hindi. Anong headshot. Sabi ko hookshot. Ay, mako, hindi ka nagiginis ang tenga mo. Ayan. Oh, sige, tanong mo, sino nagsabi ng headshot? Guys, sino nagsabi? Ikaw daw nagsabi kasi ka-FPS cast mo eh. Hookshot sabi ko. Oh, lol, Kuya D, anong headshot? Sabi ni Franz. Sabi ko, saya kasi sabi mo headshot. Sabi ko, anong headshot? Hookshot sabi ko. Pwede nang mamama na naman Back to the ball game. Back to the ball game. Tignan natin. Ay, mayaman-yaman naman pala itong Centaur. Merong Vanguard. Etong si Bok. And ang maganda dito sa Centaur, sumasama siya eh. Added pressure, diba, for the side of Fnatic. Kasi currently, ang goal ng Fnatic dito is to regain their map control. Pero hindi nila magawa kasi laging nag-group up into 5 yung TNC Predator. Which okay. Is a very good thing. Dayan. Smoke of the seat play na naman para sa side ng Fnatic. Looking for a potential wrap around gank. Super wrap around gank itong manggaganap dito. Doom and Clockwork. May hookshot ba na mahuhuli sila rito? Ito na. Oy! Na-break ang smoke. So maalalaman nila may tao dito sa may high ground. Huli nila rito si Beep. Big Pop, Beep Jerky. Pero Phoenix Supernova gagamitin agad. Reggie Mini Beer. Soulbind! Ako, gagamitin ba? Double Doom. Pero dalawa na yung patay dito. Ah, yes. And this could be the third kill going into play. As that is Moon going down, may mabubuhay si Sichuan dito. Gagawa niya. Ay, tago. Wala sa TP, Kuya D. 70 seconds. Inaabon ni Leon Guerrero. Nilalayan, nabubulag, nabubulag. Tago. Tago. Sexy. Okay. Ay, nawala. Ayan. Boom. Nipail. Lalabas ba? Oy, sandwich na yan, ha? Dako na sandwich! Nahuli!
Saan ka pupunta? Sabi ni Teams dito. Saan punta? Tapon basura! Sobrang malas kasi doon. Grabe naman nun. Soul Bind Doom na matay tatlo. Soul Bind Doom na matay tatlo. Tatlong kampe. Grabe si Moon Magdoom. Hindi kasi Kuya Tim, malayo rin si Chiuwan doon sa may positioning na yon. Hindi nila nagawa yung combo talaga nila. Diba? Bukod naman siyempre doon sa may double doom na maibibigay ng Fnatic, kailangan ng follow up coming from the dark tier na vacuum into the wall. Doon nga lang, nasa may low ground pa si Chiuwan. Hindi ko alam bakit siya nandun. Medyo na late siya ng dating. Sabi ni Raven, farm na lang. Kaya wala. Farm na lang ako. Bibigat ano nangyari doon siya na bibigat ng kampe ko. Farm na lang. Yan. Medyo na mahirap na to. Kuya, di talaga for the side of Fnatic. Kasi, ang tapang, no? Ang tapang na TNC Predator dito. And in order na makabawi sila dito sa may game number 1 or at least makuha yung map control, kailangan nilang manalo sa team fight na hindi pa nila maipapanalo sa ngayon. 2 consecutive team fights. Talo parehas. Ako, ito guys, ha, papaalala ko lang sa inyo. Sobrang halaga ng laban natin na to. Yung mananalo sa series ito, secured na either yung playoffs or yung group stage for next major. Yes. Pag nanalo T1 bukas, maglalaban sila doon kung sino yung magpupunta sa group stage at saka sa playoffs. Pero hookshot. Wala pa tuloy. Rocket player. Isputed sila rito. Pero wala kaming pake. Hindi nyo kami mapipigilan. Hindi talaga to kami kaya. Ang mga pabebe boys. Hindi nyo kami kaya at wala kayong makakapigil. O, Rocket Lair ka lang. Sabi niyang ganun. Sulit din kasi talaga. Aegis makukuha Chip Armel. Ang magdadala number 1 sa network, Chip Armel. Followed by Gabi. And then, etong si Bokirino, Masterino. Hirap na neto for Raven. Tingin ko sasakit likod dito ni Raven sa may game number 1 pa lang natin, mga sir. Wala kasi ipinanalong kaso dito etong side ng Fnatic. And even maghanap kasi sila dito ng gulo, ready to fight as 5 na yung TNC Predator. Kailangan na lang binang kasi ng Fnatic yung ano, yung Bristle Box. Sabi niyo, Bristle Box. Man naman akong hero, bro. Bakit naman? 5K gold it for the side of TNC Predator. And risky na tong ginagawa, guys, ng Fnatic. Ay, ang cute niya na. Pati sila nagsasama-sama na ng lima, oh. Amoch, yun yan. Okay, guys, ha. May napintot na si Amoch. Okay, guys, ha. Chill. Nagulat ako doon. Ayan. Yung pinakamagandang casting na ginawa. Oh, Amoch, iba naman. Pasensya na, guys. God bless. Sorry akin, guys. Sorry, ha. Sinaniban lang. Oy, pero ito yung kalakasan ni Armel, Kuya D. Bilis niya rin mag-push siya. Ngayon yung parang nagsisilbing carry nga ng Fnatic. Pero ito, mukhang bangga. Ay, may nahuli. Nahuli na nga. Ang nahuli pa si Chip. Ay, naku, nahuli si Raven. Hindi na nga sumasama, nahuli pa. Oh my God. Nag-wall pa dun. Oy my God, Fnatic. Hindi na rin kasi Kuya D. Ay, bala ko mong shot. Hindi na rin kasi Kuya D na da-divert ng Fnatic yung attention nila away from the Juggernaut. Nung attention ng TNC away from the Juggernaut, which yun yung kailangan nila. Kasi wala nang mapag-farman dito. Okay guys. 22 minutes, tapos to. I can feel the power. Feeling ko din eh. Going into a one-sided game tayo sa ngayon. And kita mo yung impact kapag wala ka talagang naipanalong lane plus sunod-sunod na team fight. Iba yung wala kang ipinanalong lane eh. Iba yung wala kang ipinanalong lane. Tapos, nag-feed ka pa sa lane. Si Moon, nag-feed pa. Wala na, hindi na nga nanalo. Nag-feed pa sa lane. Hindi, kasi ang masama doon, Kuya D, nakukuha na ng kill yung Doombringer sa may middle lane. Samantalang yung top lane nila, napaalis pa na maaga doon sa may mismong lane niya. So, na force mag-jungle lang isang Juggernaut, which hindi yun yung gusto niya. Kasi nga, na-take down na ganyan yung power niya eh. Pero sila pumiglong Juggernaut laban sa center eh. Kumbaga, ginusto ng Fnatic yung sitwasyon na yun eh. Nandun na yung center eh, bago nag-pick ng Juggernaut, diba? Grabe naman yun. Oh, ano yung grabe Tarant? Naman yun? Si DJ. Chatwell, di updated si Chatwell, oh. Hindi ko pinakinggan pa lahat eh. Ayaw pa. Pero tignan natin dito. 6K gold lead, 13-1. Roger, mga kaibigan. BKB completed na for Chip Armel and napagana ng TNC Predator. Etong kanilang SF pick. Hood of Defiance, hindi. Binuo na dito yung Pipe of Insight ng Dark Seer. Meron ng Etherlands etong Grimstroke, pero I don't think enough yung dalawang item niya. Pero may na-hook siya dito. Hop! Stampede! Soulbind!
Kita mo naman yung combo nila, di ba? Doom muna bago Soulshine, di ba? Oh, makakapatay nyo nila. Teka lang, di pa tapos ang boxing. Sabi nila ngayon. At nakapita sila ng dalawang core. May Omni pa. Inchi Parmel, yung AG, so hindi nila pupuwersahin. Pero good pitas yun, ha? Good pitas. Araw dito sa side ng Fnatic. Kapalit ng Clockwork, dalawang core kills. Okay. Yes. May sagot? Mm-hmm. Di rin kasi nakapagbato doon ng Requiem, etong si Chip Armel. Kumbaga hindi niya na-fear yung mga heroes dito ng Fnatic para matigil yung aggressive na sa binibigay doon sa may two cores ng TNC Predator Plus. Meron magandang vision, Kuya D, etong Fnatic doon sa may napili nilang location ng team fight, which is very good. Para kung sino yung hero na gusto lang talaga nilang i-focus, yun yung makukuha at makukuha nila. Mm-hmm. Anong bubuhay na item nitong ni Moondragon dito, mga kaibig? Ah, BKB na si Moon. Mo item naman, Dok. Okay. Kita mo naman, Kuya D, nag-grind second sa ating network sa ngayon yung Doom. Meron siyang Devour. Yan yung advantage, ng Doom. Oo, meron siyang Devour. So, may makakahabol at makakahabol. Pero ang kailangan makahabol dito, ang one true carry ng Fnatic. Yes. Si Raven. Si Raven na going for SNY on top of the Maelstrom. Yan yung kanyang item choice for this game. Mm-hmm. Pero kailangan maiwasan ni Raven na siya yung maunang ma-initiate. Kasi di siya magbibikib, di siya magmamanta. May tulog siya dyan eh. Stun ng DK, stun ng Centaur, Lion, tas Requiem, baka mabu. Mahirap kasi talaga kapag kabibili pa siya ng defensive items dito. At this point, ang kailangan na dito ng Juggernaut all-in na damage na eh. Mm-hmm. Kasi yung panggagalingan ng damage dito ng Fnatic Juggernaut na lang kasi wala nga naging farm etong Darkseer and yung Doom, mga nag-utility nila yung dalawang yan eh. All in na lalaga sila dito kay Juggernaut. Pero kahit papaano, kahit wala pa silang item doon sa pagkakataon na yun, at least nakapatay sila ng dalawang core. Yung dalawang core na makunat, pero eventually mahihirap yung task na yan dahil naturally speaking, yung hero ng TNC Predator dito magsiscale much more better. Mm-hmm. And strength heroes yung mga yan. So, yung mga items na bubuhin niyan, item progression niyan, going towards those tankier builds. And kailangan mo at some point na magkaroon ng ibang damage source eh. Yung Fnatic in order to shred through the raw HP and tankiness nung lineup ng Fnatic dito. Pero TNC Predator mukhang sila naman na magsusmoke dito. Trying to return the favor. Pero all ultimates up and running sa side dito ng Fnatic. So this is just a matter of initiation. Sino ang mauunang mag-initiate? And sino yung mai-initiate dito ng TNC? They are heading towards the southern side ng mapa natin. Pero ito, may nahuli pero malayo yan ha. Okay, malayo yan. Oo. Kasi bababa yung mga kampe. Masyadong aga doon, yung talon dito ng Centaur. Pero nakakot pa naman. Teka lang, ginamit yung finger. Mapapatay ba nila? Pero here comes the top player going down. Magpapasok ang Compulicious, 1-for-1. Meglatay, 2-for-1. Pero Wall, Omnislash, Supernova, Reggie Meaning Fear. Mabubuhay pa rito si Raven. Raven, kailangan niya tumakbo. Namatay kasi sa Moon eh. Ang ganda na rin ng pwede na yun eh. May Wall name. Na-hookshot na sa tatlo. Na-wall kaso si Doomburger. Ginawang burger. Dahil kasi Kuya D, dun sa may loob ng cog na naiwan ni Jabs bago siya mamatay, nandun yung Doom together with the three cores din ng TNC Predator. Kasama pa yung Juggernaut. Buti yung Juggernaut nakapag-omnislash siya. Yun nga lang, yung Juggernaut dito, hindi, nabuhay pa siya right after the Finger of Death. Nakapag-react kasi yung Clockwork with the hookshot nga into the Inkswell. Pero enough yung kill. Enough yung kill na yan ha, para makuha dito ng TNC. Yung first rocks natin dito. 22 minutes in, nakuha na nila ang melee rock sa mid lane. And kita nga, tignan nga natin. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nakapag-react pa siya, Kuya D. Nakapag-react. Ayun, tignan mo yung cogs na naiwan ni Jabs. Yung Doom patay na agad. Di na siya nabuhay. Na-set upan pa. Pero ito, may nahuli. Sino to? Sino nahuli nila? Si SF ni Chip. SF ni Chip is down. And that's a streak, ha? Wicked 6 streak yan, Chip Armel. Kamba kagad, napatay lang ng isa. Pwede po. Boy, hater ka ba ng Fnatic? Hindi. Oh, hindi pala. Tsaka Fnatic ka nag-bet, ba't kinakontra mo ako? Kinakontra ko yung taya ko. Lu. The next level play. Ayun na pala yung bagong pag meta. Pag malas ka, kontrahin mo yung taya, kontrahin mo yung sarili mo. Okay. Ganun yun, di mo pala alam yun. Malas ka pala eh. Pero with that, eto. Nakaka-push naman kahit isang tower lang muna ngayon dito sa may middle lane ng Fnatic. Slowly but surely lang yung pwede nilang gawin dito. Kasi nagpapaisa-isa din sa mapa yung TNC Predator. Kanina, di ba, nung point na mga nasa mid-game pa tayo, 15-minute mark, hindi makahanap ng kill yung Fnatic dahil okay, nga as 5. Lipstick muna tayo dito. As 5. Ano ba yan? Kaya nagaganyan, lampas-lampas po. Lip balm man, baliw. Nagdadry ka sa labi ko. Ang cute ni Kuya. Nagli-lip balm.
Pero back to the ball game. 6K gold lead, 16-4. Apat pa lang ang napapatay ng Fnatic dito. Pero humihinga pa. Humihinga pa. Yun ang maganda. Nakuhanan man sila dito ng mid-barracks. Pero yung Roshan, ito ang magiging diktador ng game number 1 natin. If kaya na ba itong tapusin talaga ng TNC Predator o makakahingat makakabawi pa ang Fnatic dito feeling sa game number 1 natin. Kailangan kunin, kailangan i-contest ng Fnatic yan. Hindi nila pwedeng ibigay yung basta-basta yan. Humihinga pa naman, sabi ni Den dito. Pero hindi lang, alam mo, yung paghinga, hindi enough yan para manalo eh. Kailangan ano dapat? Ayun, kailangan lumalaban habang humihinga. Yan, dapat. Oo. Lumalangoy. Sumisisid. Pero ito na. Kaso mabilis lang to. Ay, quick. Mabilis pa sa quick to. Ang tagal. Ay, nakakita na nila. Opre, opre, ano. Kukontest ba natin yan, pre? Hindi, pre, bigay. Sabi ni Raven. Sabi ni Raven, bigay nyo. Bigay nyo. Ito naman yung nagawa dito ni Phoenix, oh. Sobra yung pang-zone up na ginagawa niya just in case na mag-smoke man yung Fnatic. Sinasayko ng Fnatic. Akala, diba? Sayko natin. Kunyari, lalaban tayo pero hindi tayo lalaban. Ang gamit din natin strategy, turtle strategy. Yeah. Turtle. We defend the land. Defend the high ground. Hindi ba ibang game na yan? Defend the land. Turtle strategy yung tawag dyan. Ano ba? Di mo ba nabutan yan? Okay. High ground. Alam ko yan. Sige. Para gagamitin ko yung term na mas, baka mas alam mo. Ang tawag dito, TP. Ano yung TP? Tiis pogi technique. Tiis pogi. Preserve your face. Yan. Yan. Diyan tayo sa base. Gagamitin na ang forbidden jutsu ng Fnatic. Ang tiis pogi technique. May ganun ka bang technique? Tagal na yan sa kasaysayan ng Dota. Marami. Alam mo, OG nga, ginamit yan eh. Di ba laging bugbog? Laging bugbog OG. Nung mga BI. Is pogi technique lang. Bugbog pa rin sa ngayon eh. Oh. Kahit andyan na si Ana eh. Ay, tinan mo. Talagang right clicker build na. Alam mo, sa kasaysayan, yung OG, okay lang mabugbog sila. Mm. Kasi ganun din naman sila nanalo ng TI. Dumaan sila sa parang ano eh, hard road eh. Ayaw nilang direct invite. Saka may napatunayan na eh. Oo, oh, tama. Hindi, pag may napatunayan. Hintayin mo, di ba? Nagtatatalo. Si G-Rax na yung susunod na babalik doon. Yun na ulit. Comeback na. Yan ang totoong comeback. Tandaan mo, ang Voltes 5, sa kahit anong episode, hindi nanalo nung di sila nabuo. Ah. Tandaan mo yan, ha? Okay, waiting lang. Wala pa ba sinasabi si Jerax dito? Hindi, chismis sila. Walang episode na nanalo yung Voltes 5 nang hindi nabuo yung yan, robot. Tandaan nyo yan. Hintayin natin makumpleto. Parang Voltes 5 din yung OG, guys. Kailangan mabuo yun. Layo ng range dito, naka-dragon siyempre, lunch eh. Nakaroy ko, Daedalus. Ano, bibigay na lang, sabi ng Fnatic. Okay, kailangan talaga yung 40 yan. Ano guys, lalaban ba tayo dito? Ganito na lang. Ah, teka lang. Kaya nila itong patayin yung SF eh. Is pogi. Kaso kapag ganito kasi na SF lang ang nagpapakita, alam mo na eh, na nagpa-play around lang itong TNC Predator dito may SF. Mamatay man yung SF dito, walang problema. Makaka-respot, makakalaban naman ng DK nila. Chill! Sabi ni Chill. Oh, inoksan ko na, pre! Ay, inoksan mo, pre! Ito, nilagay ako ng wall, pre! Oh, kailangan mapatay natin yan dyan! Na-vacuum din! Pero Aegis, kaso nakatayo sa wall dyan, BKB pwede gamitin ni Chief Armel. Siyempre, gagamitin niya. Kailangan niya mapapasok. Slash! Ni Slash! I-stampede, papatakbo! Teka lang, nahuli si Raven dito. Do, X-Men, gagamitin niya pa. Tilaga yung ulo ni Chief Armel. Sabi ko sa'yo eh, T-Double Doom! Is Pogi Technique! Ito na, Moon Dragon! Pinakagat lang! Gusto niyo pang manalo pa! Tatlo pa tayo, TNC Predator! Now being hunted dito as Gabi! Gabi is flying away. Just like that, they mounted the defense against the Aegis gamit ang forbidden jutsu, ang Tiis Pogi technique. Tagal kasi rin kuya din ang naging respond na TNC Predator doon kay Jabs. Kasi humuksat na si Jabs dito. Pangit ay positioning na isang clockwork. Pero walang nag-focus agad dito para minus 1 agad itong side ng Fnatic. Kita mo na. Nag-dieback siya. Kaso nabuhay. Kaso nabuhay. At saka nag-stampede. Ayan, nabuhay. Sa Omis. Yan mo yung stampede. Soul Bindom. Soul Bindom mo. Dikit-dikit pa sila dito. Soul Bindom. Nasa gilid na yung Lion. Yun na nga. Instead yung Lion sana yung kocontrol sa mga heroes dito ng Fnatic kasi disable ay napakalaking bagay para dito sa may game natin. Once na ma-control mo ito side of Fnatic ng isang hero nila, walang BKB, di ba? Anything can turn around right after that. 3K gold lead na lang ha, yung kalamangan ng Fnatic na 10K kanina, down to a 3K because of the massive fight na kinukuha dito ng Fnatic. That vacuum into the wall
kahit may Aegis pagbuhay eh. And Raven, Soulbind, Omnislash, sabay to, medyo enough na para talunin yung TNC at dun sa engagement na yun. Tsaka mas mahalaga kasing hero, Kuya D, yung nakuha ng Fnatic dun sa may few seconds ng teamfight natin, eh, diba? Nung pagkakasimula pa lang, SF agad yung na-control nila and yung SF hindi nakapag-react even with the Aegis na meron siya. Kasi yung two cores naman dito ng TNC Predator, melee, so prone talaga sila sa vacuum into the wall. Maliban nalang kung mag-EDF itong isang DK. Pero nung point na yun, hindi ata siya nakapag-EDF ng maaga-aga. Grabe mo nga, acronym mo, EDF ah. Elder Dragon Form! Yan nga, ngayon ko lang narinig yun eh. Ah. Oh, EDF. Mas malala si KJ kanina. Bakit? Ano? Sabi niya, ATM. ATM? At the moment, sabi niya, nakakasya. Parang lamang keme-keme si ganito, ATM. Oh. Lumang lang ng isang syllable siya. Parang nag-text message lang siya. Tawa ATM. At oh, pero may nahuli. Si Chip Armel, mga kaibigan, eto na. Hope spinaru ni Chip Armel will fall. Tignan natin dito. Raven, kailangan tumakbo. 1-for-1 na yun. Pero teka lang. Backlum into the wall, into the Omnislash. TNC nyo, medyo pangod na. Tatlo, patay na naman sa kanila rito. Si Gabby, paping yung kanyang BKB. Oh, si Gabby, Gabby. Ako nga pala si Raven, yung pinalitan mo dyan sa TNC. Gagawin kita doon, Katsu. Bang! Hiniwalay nga! Sabay silungkit! Gabi naman yung combo talagang kahinaan ni Gabi. Ang sungkit. Kahinaan ng mangga. Ang sungkit. Sinapak sa ulo. Oh, nose! At eto na. Oh. Dogi-dogi si Bumi. Bumi! Papunta Dota 3. Dota 3, pero malaban Dota 3. Sila lang namatay. And just like that, TNC Predator, they will lose 5. Sobrang walang iya ni Chuan. Bago pa siya mamatay, nakapagbigay ng vacuum into the wall. Ang ganda ng iniwan niya doon, Kuya D. Tama. Kumbaga, bago ka mamatay, nakapag-iwan ka muna ng ano mo, sarili mong karatula. Napakahusay ng ginawa dito. Yun lang talaga, guys. Naibigay lang din talaga yung vacuum into the wall. And then naibigay din yung mga following follow-ups na yung na Doom, yung Omnislash. Yun lang yung pinakamahalaga dun. Magawa ng Fnatic yung wombo-wombo nila nang sila yung mauna. Pero nakita mo yung kapangyarihan ng one true carry. Pero ito na, ang pagbangon ng api. Sabi, takbo na tayo, sir. Oh, buhay na sila. Pero Chip Armel. Respeto. Chip Armel is alive. Yan. Pero feeling ko medyo nag-collapse na yung kalamangan. Wala na yung kalamangan ng TNC rito. Negated na, guys. Yung 10K, now up a 2K na rito. Yung Fnatic. Grabe yung swing. 12K gold swing. Oh. Lamang pa rin sa kill yung TNC Predator, pero yung mga... Humabol. Yun ang maganda dito, guys. Grabe talaga. Guys, tandaan nyo, pag natatalo kayo sa Dota, yos, tapos lamang na lamang yung kalabang, gamitin nyo lang ang Forbidden Jutsu. Tiis Pogi Technique. Mm-hmm. Marami ng team ang nagtagumpay dahil sa Tiis Pogi. Ito na. Sinusukat ulit ang Tiis Pogi Technique. This Pogi Technique ng Fnatic. Ang sarap pala mag-cast ng hindi mo nababasa yung chat. Ang payapa ng feeling, guys. Ang payapa, promise. Yung tipong kahit... Oh my God! Stress-free. May zip ka. Guys! Buti na lang nasira yung monitor dito, Kuya Nick. Huwag mo nang papagawa. Yung monitor ng chat, huwag mo nang papagawa. Maganda laban, maganda bigayan. Guys, pati-pati naman kayo dyan sa may comment section. Diba? Di, wala na yung alam dyan. Huwag natin pansin yung comment section. Shoutout sa inyo lahat. Share nyo na yung ating live stream, guys. Maraming salamat. Pero makakita tayo ng aggression coming from the side of Fnatic. 5-man or 4-man smoke of the sila season. Naman. Going into the triangle. Naka po. Phoenix is the Phoenix nearest. Phoenix ang pinaka pwede nila matarget dito. Pero at the moment, number 1 na sa network si Raven. Followed by Moondragon. At uminit na ang tarima. Para palang diesel tong Fnatic, no? No, oh. Kailangan magpapainit muna. Kung baga kunting kadyot ng manibe. Ano? Grasera? Basta ganun. Kapainit muna si Lil Nyaror. Parang ganun. Ayan na nga eh. Tapos tsaka pa lang magsistart. Oo, tsaka pa lang. Tsaka pa lang nabuhayan. Pero props for Moon, Kuya D. Na ang ganda ng performance niya dito sa mga recent teamfights sa atin. Yung Doom niya na ibibigay niya dun sa may pinakagusto talaga nilang hero. Na iko-combo pa nila with the help of the Soulbind. Pero masaspatan si Bok sa ngayon. Raven is here with the Inkswell. Kaso, nananakbo muna siya ngayon paalis
Dahil dansahan muna tayo eh. Delikado din. Baka makain pa at up na yung ating next Roshan. Pero Juggernaut, Aghanim Scepter is now up 4K gold lead going in favor of Fnatic dito. Fnatic trying to look for opportunity to close this game out. Though lamang pa rin. In terms of the lane dito, yung side ng TNC Predator. Pero dito na tayo mga kaibigan. 33 minutes in. One team fight can rule this game number one. Can mm-hmm. be the decider. Pero Black Dragon na ba si Gabi? Black Dragon na nga si Gabi rito mga kaibigan. Ito na siya. Ayan isa na yung siya. Big isa na siyang Dragon. Oo, oh, Big Black D. Ang, yun. Ay! BBD. Big Black Dragon. Dragon. Yun. Mm. Man, laki nga. Nako, napakalaki ng Big Black Dragon mga kaibigan. Pero, Rosa naman ang pinupuntirya dito ng Fnatic. Binigay na namin sa inyo yung first two. Kayo naman ang sumubok lumaban sa amin sa Rosh Pit. Pero uy, ang haba ng wrap around dito. Kaso, boy, nasaan yung Big Black Dragon? Naku, naging yan. Kung kailan naging naman, kung kailan naman lalaban, naging si Totoy Brown, mga kaibigan. Pero teka lang, naku, nahuli si Mundragon. Pero eto na, oh, teka lang, delikado. Naku, na normal, normal dito. Walang nahuk siya, Tomlis na siya may banda. Pero Regen, masyado ba kayong Regen mo dito, Chip Armel? Chip Armel, hindi dito pero mama. Hinihiwa yata si Chip Armel. Buyback dito. Bakit naman kung kailan? Kasi may laban, tsaka ka naging anong taong lo. Taong ano, taong naka-armor lang. Naksan yung Big Black Dragon mo. Pinay mo yung Big Black Dragon. Ginamit mo, pero hindi pang laban. Gabi, Gabi, ayla. Big Black Dragon technique. Batak mo pa palayo. Bagadum. Blagatag Esports. Gabi, umiikot. Mamamatay ang Clockwork. Double buyback sa TNC. Lalaban naman, sabi ni Gabi. Papalag naman ang Big Black Dragon eh. Pero ito na. Chip, Armel, and Gabi. Chipmated.com.ph. Dieback si Mundragon dito. Oh my God, ang ganda ng laban. Pero nahuli. Oh, nahuli ba? Nahuli ka. Tignan natin, tatakbo Gero, healing ward. Grabe naman, pati healing ward pinagmamicro. And tamang back off muna rito. Walang buhay yung Roshan, iniwan nila ron. Yung buhay ni Roshan, naghihingalo. Oh my God, this laban Dota. Na ito eh. Laban ako hindi, pero kailangan na ito. Eto na, sabi ni Gabi, ang Big Black Dragon. Big Black Dragon. Tononon. Tononon. Grabe naman yun. Tama na muna. Feeling ko dapat yung dragon, ang aganim shard nito, pag nahampas ka nung pakpak, patay ka kagad eh. Ang laki! Ang bigat niya no. Naman, bakit ang laki dito, pero tatry. Lumaban sa kayo. Ah! Panatik! Tako lagi! Tao na naman! Si Gabi! Si Gabi! Paglalaban, nagiging tao! Aegis! Oh my God! Gabi! Meron na ako yung Aegis! Teka lang dito! Lalaban ba? Gabi, hinihiwa rito! Op, teka lang! Op, ayaw niya tumaan! Ayaw tumaan ni Gabi! Kasi nga may wall eh! Naku, lalaban niya sa sarili niya! Chinokchak dito! Oh no! Gabi! Ang mangga! Napitas na naman! Bakit paglalaban si Gabi, nakaan yung tao? Gamitin mo yung Big Black Dragon mo. Bilang lang yung lasit ng Big Black Dragon. Armel! TNC Predator. Down by 30k. Oh, waiting game lang. Waiting game lang, sir. Kami naman. Omni! Slasha! Nakatakas si Chip Armel dun. Nakaalis pero bakit ba? Parang di ma-timingan ng TNC yung kapangyarihan ng Big Black Dragon? Di kasi nila din makakontrol. Kuya, di ang maganda dito. Hindi makakontrol ng TNC Predator yung Juggernaut. Kasi every time mo lang ikot yung Juggernaut, merong nakakapit sa kanya naman Inkswell. Magalalapit ka pala doon sa may Juggernaut. Lagi nang may pang-counter ko itong side of Fnatic, which is good kasi ang napapangalagaan nila doon sa may teamfight na yun is yung Juggernaut, which eto na yung bumubuhat sa ngayon for the side of Fnatic. Ako guys, panalo tayong lahat dito sa ganitong klase ng laban. Medyo rough start para sa Fnatic. Nakaka-comeback sila TNC. Yes. Sinusubukan naman nilang mag-stay dito kahit lamang na yung Fnatic. Pero Fnatic, no, kahit wala yung Doombringer, lalaban sila rito. Ang problema si Gabi. Ay, pero may na-Omni? Oh, may na-Omni? Oh, Lotus Orb kasi yan. Naka-dagger ba? Mm-hmm. Hindi, Lotus Orb, tas dagger out, di ba? Na-Lutus. Oh, na-Lutus Orb. Pero at least na-reset ko yun din ng Fnatic dito yung supposed to be Aegis advantage siya na ng TNC Predator na pwede nilang gamitin pang high grounds again later on kasi nga butas na yung mid and then bottom lane ng Fnatic. So ngayon makakaregain ulit ang map control itong side ng Fnatic and with that, sila naman. 17k gold lead going in the way ng Fnatic dito trying to take a tier 2 tower dito sa top lane. TNC Predator Lion will be up very very soon and mukhang magkakaroon na naman tayo ng laban dito. 22 to 20, the higher you go, the harder you fall. Yan ang ating game picture ng game number 1 kung i-describe natin yung graph. Sobrang lamang ng TNC. Who would have thought
na mapoprolong ng Fnatic. And ngayon, sila pa yung lamang ng almost 20k gold lead dito over over TNC. And Raven, proving to be the one true carry nga para talaga dito sa side ng Fnatic. Ito na yung sinasabi natin kanina, Wedy. Napag-practicean na si Darkstar eh. Napag-practicean na, diba? Si Darkstar. Ay naman, ito na. Bumubuhat na talaga yung one true carry natin dito, guys, which is etong si Raven. And nararanasan na ng TNC Predator yung akin, naranasan ako, ng Fnatic. Ako para sa akin, Diana. Kaya tayo umabot sa punto na to, ang naging saving grace ng Fnatic, yung mga vacuum wall nung Dark Seer nung panahong hindi pa sila lamang. Si Chiuwan. Si Chiuwan ang nagdala sa kanila sa position na to na pwede silang manalo. Pero again, Doombringer Refresher Orb completed para sa kanya rito. So, Soulbind Doom? Pwede tayo makakita ng tatlong naka-doom dito. Pero si Gabi, ginamit na naman niya ang Big Black. Dragon technique niya rito. Pag lumaban na naman, taong pagod. Mamaya, dabion ka na naman. Taong mamang pagod na naman. Big Black Dragon, tumamang pagod real quick itong si Gabi. Nagiging dabion eh. Oo. Nagiging tao kapag lumalaban. Nagigamit din kasi nila pang defend yung dragon eh. Which kailangan para mabilis lang niyang maklear din yung lanes and then makaalis siya. Kasi at this point, may hawak na ng map. Timeless Relic oh. So kapag ikaw ang naiwan. Saka maganda gamitin yung Timeless Relic na yun. Sino ang nakakuha? Ay, kay Grimstroke. Grimstroke sa skiller. Si Grimstroke lang naman. Ako, Darkseer. Ang skiller dito. Darkseer. Hindi, Grimstroke. Mas maganda yung stroke of fate niya. Alam mo kung ano pang... Alam mo kung anong gusto kong makita dito kay Grimstroke. Ginagaya ba ni Grimstroke yung ano? Yung Big Black Dragon? Para meron... Kapag ka nag-EDF? Oh. Pwede. Hindi, para meron din silang sariling Big kapag Black kapag Dragon. Kapag may Aghanim Scepter. May Aghanim Scepter siya. Pwede. May Dark Fortress dito. Pwede yun. Double Big Black Dragon. Mamaya, pwede nating makita nga for the side of Fnatic. Si Kabarong DJ, ha? Mga may Big Black Dragon technique din pala siya dito. So, tignan natin mga kaibigan. Eto na, Raven, Skadi, SNY, Aghanim's Butterfly. No MKB. Oh. Pwede niya gamitin yung kanyang Blade Fury just to shred this tower. Tamang baklan. Pwede nilang rinse and repeat. Les Chris, wala namang Abyssal Blade. Ay, may catapult na. Medyo, ikot lang ulit. Pero napilitang gumamit ang fortification dito. Etong side ng TNC Predator at ito si Raven nagpapakutan lang ng kanyang Blade Fury! Yabi! Bakulet! Blade Fury basag technique! Ito, pinapakitaan na naman tayo. Ayan na naman, lumilipad na naman si Big Black Dragon. Saan punta? Si BBD. BBD. Si BBD, ang kapatid ni BDC. Si BBD. Naglililipad eh, no? Ako, ilang seconds ang cooldown yan kung sakali. Mukhang lalaban kasi itong side ng Fnatic, Kuya D. Mawawala na naman na pang depensa. Pero kailangan mo na i-fix ng Fnatic yung kanilang bottom lane kasi ito yung magiging butas ng TNC na pwedeng pasukan mamaya ng TNC Predator may kapag sila na yung nanalo. What went wrong para sa side ng TNC dito? Tingin ko, Kuya D, the fact saan sila nagkamali? Anong punto ng mapa natin na to? Doon sila saan banda? Nung nagpupo sila sa bottom tapos nahuli sila? Yun na ba yung naging simula ng pagbaba? Yung mga teamfights, Kuya D, na nakapronta lagi yung SF. Kasi yung mga teamfights palagi na nakapronta yung SF, pansin mo, hindi na nanalo lagi ng ganun yung TNC Predator. Tingin ko ang teamfights na kayang ipanalo ng TNC Predator kapag kasi sila yung manggugulat for the side of Fnatic. Kasi yun yung mismo point na ready sila lumaban eh. And yung SF very vulnerable kasi yan. Uy, right trigger and damage. Teka lang, Dayan. Hold your thought dahil mukhang magkakaroon tayo ng bakbakan dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Eto na, nilabas na. Another one. Uy, ayan na yung ano. Ikot. Ayan yung ano, yung... Right clicker ka pala. Dark 4-3 dyan eh. Diba? Oh, maklumi to the massive wall. Gusto nila lumaban. Here comes the Soulbind. Kaso lumaban na naman sila. Nung pagtanong ano, nung mamang pagod na naman si Gabi. Hindi siya si Big Black Dragon. Oh my God! Si Manong Dabion! Yung mga from Dragon Knight to Manong Knight real quick! Manong na nang mamalo lang! Maso-maso lang! Ay na! Naging Big Black na naman siya kaso wala na namang kalaban! Si Big Black D! Kinakay Dragon! Yung TNG Predator dito sa mga skills sila, kita mo Kuya din nagbigay ng supernova dito etong Phoenix. Pero umalis, dumisahan siya yung Fnatic para hindi sila masetapan ng supernova. Napakaganda ng ginagawa ng Fnatic dito. Nag-BBD, tulad nga na sabi mo, out!
Laging ganun, kinakait lang nila yung mga skills dito ng Fnatic. And ang maganda, nade-deplete na rin yung BKB durations dito ng TNC. Eto ha. Lalaban na naman sila. Centaur pinupronta nila, nakasmoke dito yung TNC Predator. Mamang pagod na naman to in a bit, pero hindi, medyo mahaba pa yung duration ng kanyang big black dragon technique. May mahuhuli ba? Si Raven? Mahuhuli ba si Raven? O hindi mo, mahuli, pero may nahuli. Nahuli nga nila si Moon dito. Oh, miss, slash into the vacuum. Moon is alive. Here comes the Soulbind and this could be a disaster as they manage to lose two. Here comes the Raven, pero naka-Soulbind kay Gabi. And mamang pagod, Dragonite running. Nahuli nga si Chip Armel dito. And Chip Armel goes down. TNC, they will lose three. Buyback para dito sa Doombringer. And tignan natin dito, mukhang magpupush dito sa mid lane. Ang Fnatic, they can force the buyback out of the TNC side. Centaur War Runner, may Aghanim Scepter, pick up siya rito. Higan sa buyback. Kailangan mag-buyback. Pero syempre, sabi nila, wala naman kami pakailan. Mag-buyback kayo. Hindi, support lang yan eh. Si SF ang kailangan mag-buyback dito kung gusto niyo depensa to. Meron tamang Blade Fury. Basag lang. Tier 3 tower on the mid lane delegado. 23k gold lead going in the way of Fnatic. Nag-buyback dito yung dalawang support. And they will fend off the push at the moment. Pero pag may Blade Fury, palo lang. Oo, palo lang din talaga. Tingin ko hinihintay dito yung EDF ulit netong si Gabi bago mag-commit ng buyback ang isang SF. Kasi kung hindi, manonood lang talaga dito. Oh, pero pumasok yung bringer dito. Teka lang. Oy, natum din siya. Na-lotus. Oh, pero pumasok na. Oh, draw. Soulbite. Oh no, teka lang. Delegato to. Here comes the wall. Walang BKB yan. And si Gabi, naging Elder Dragon form, pero Elder Dragon back. Mga kaibigan, yeah. Here comes the BKB being pop, hindi. Teka lang, tignan natin kung ano mangyayari. Tamang mana drain lang. Pero the set of rocks falling, kinopya na naman yung Dark Portrait. Dark Portrait na naman ang trumatrabaho. Elder Dragon diba, form ka pala. Push mo yan, Gio. May sarili kaming Dragonite. Mas malakas to kay Gabi. Yeah, the big Gabi attack. Grabe naman yun. Yun talaga yung mangyayari dahil nga hindi nag-commit din ng buyback yung SF. Talagang understandable na makukuha yung set of rocks nila dun sa may middle lane. And yung mga next few teamfights natin, yun yung teamfight na kailangan ng pangalagaan ng both sides. Kasi malapit na namang mag-spawn yung Roshan natin sa ngayon. And eto na yung gagamitin ng Fnatic pangkapos, rekta sa mid. Shout out nga pala sa paborito kong organisasyon ngayon. Ha? Ano? Ang Sardinas Nation. Yan! Guys, ha? Yung mga makakaimbento ng mga bagong luto ng paboritong ulam ng Sardinas Nation, please do share ang inyong mga recipe. Guys, pero ito, back to the ball game tayo. 45 minutes in, TNC Predator versus Fnatic, 24-23, one kill separating these two teams, pero 22k gold lead para sa Fnatic dito. Chipin mo, clutch nung doom ni Moon, eh, no? Dinom niya pati sarili. Partida lang. Di naman din daw nag-go si Moon eh. Pero kung sakaling may pang-talon sila sana doon kay Moon, madadieback yun kung sakali. Delikado nga yun kasi nag-buyback siya rin eh, no? Pero ngayon, eto na. Iba rin ganda si Moon, naman yung replace the ward ng TNC Predator dito sa may jungle area mismo nila. Kasi lalaban sila at magko-contest dun sa may Roshan. All or nothing ang mangyayari para sa side ng might TNC as Predator. Might as well concede the game kung gusto nyong ibigay yung next Roshan dito sa side ng Fnatic. They have a massive advantage. Here comes the Soul Tide gagamitin. That's the double hex. Stampede out para sa kanila. But that is a Stampede Aghanim Scepter na masasayang. Ano yung isip po? Parang hero yun na Dark Portrait. Oo nga, ganun naman talaga no, Dark Portrait. Oo nga, napakasakit niya, no? Diba? Provide information. Mag-i-split po siya. Tinedma. Tinedma. Naku, magkakayang bumasag mag-isa nun. Oo. Ate, huwag niyo ako pansinin. Ayun, sige. Trabaho. Sabi dito na SF, kalaban ko, sarili ko. Ang hirap nun. Parang may plus one sila, eh, no? Walang pakisakriti ko. 6 versus 5 na nga naging ilagay dito. Napakahusay din kasi, guys, nung Grimstroke, eh. Hindi sino siya ba? Nahuli. Ano na ulit yung statement mo? Napakahusay ng Grimstroke. Sino ba yung Grimstroke? Si Kabarong DJ. Nagbakuta ko dun, ha? Si DJ. Ano ka ba? Ang salitang husay at DJ ay synonymous sa isa't isa. Pero nahuli ang layon dito. Eto na naman si Big Black Gabi at Big Black Dragon. Teka lang, gustong lumabawa na Phoenix. Nahexagon. Wala silang mahuli. Pero on the backside, nag-pop dito. Tigla ang Jagger na ni Raven. Maiisan dito. Hookshot connecting dito sa tatlo. Pero here comes the Blade. Fury. Soulbind na naman. At nabitas. That's the dieback. DNC. Hinati ang manga. Hinati ang manga. Ginawang anong tawag doon? Ginawang ensalada ang manga. Yeah, ensalada. Sigo kamote. Never have I doubted, mga kaibigan. Uy, sinungaling. Salakot tumaya. Guys. Salakot tumaya.
Never ever doubted fanatic ko. Alam mo ba kung saan ang galing yung ano? Saan? Yung chat na easiest money of my life. Fanatic din yun. Easiest money of my life. Ay, parang kanina sabi mo 22 minutes game. Sinabi ko, sinasayko ko lang kayo. Yeah. Naniwala ka naman, sinasayko lang kita. Sayko lang pala. Sayko lang. Ala na, vacuum na naman. Holy slashes! Tapos na. Unboxing. And Dota. Pinalamang lang. Pinaasa GG. Lang. Ano ba yun? Game number one, masisecure ng Fanatic. Kuya, game number one talagang ano. Sinolo yung Omnislash yung pagkatapos, ensalada na yung mangga eh. Dahil maganda dito kayo din, nakita na natin yung ano talaga, teamwork as five ng Fanatic. Bukod kasi sa naha-highlight natin palagi na si Kyua nakakapagbigay ng vacuum into the wall niya, nakabawi si Moon sa mga dooms na binibigay niya plus yung soul bar na binibigay nga ni DJ. Lahat sila nag-work as five, which is very good. Nakapag-online pa si Raven, even kumbaga, though yung item ni Raven, Maelstrom. Na hindi na talaga best at that point eh. Pinapatunayan lang ng Fanatic na it doesn't matter how bad of a start you have. It's how strong you finish. Yeah. Nakita mo naman yung kapangyarihan ni Kabarong DJ sa dulo. Uh-huh. Si DJ na yung parang tunay na carry. Soulbind, double hex, gagawa ng kalaban. Mm-hmm. Uubusin yung barracks. Kabarong, Fanatic ka ba dito? Kabarong DJ. Fanatic ka dito? Execration ako, nanalo na. Hindi, kung Fanatic ka dito, Kuya D. Kampi ka sa Fanatic, ang tawag dyan, Fanatic. Panotic? Yeah, panotic ka na. Ay, okay lang. Pero, maganda laban na. Tingnan natin kung totoo ba'y sinasabi mong reverse sweep. Dahil tataya tayo, Kuya D, sa game 2. Ngayon, eto na, patunayan mo yung sinasabi ang mo. Reverse, ganito nga yan. Ang laban, ang C-Division, kung hindi reverse sweep, 2-0. Ganun lagi yung nangyayari. Ikaw mag-decide. Panotic! O yan na naman, magta-top up na naman yung mga bots nyo. I-ready nyo na? Teka lang. Nanalo. Hindi pala. I-ready ang screenshot na. Baka mag-top up si Direk. Panalo. Iroroll ang panalo. Teka lang. San tayo? Ha? Ikaw naman. Yuko. O, bato-topic? Sino tataya? Yuko. Binigyan na kakata ng chance. Sakin yung bato-topic ako. Yun na lang. Patunayan mo yung reverse sweep. Ayoko. Ay, bakit ayaw mo? Masalo. Iniisip ko kasi. No. Tama naman iniisip, kaya ka napapanot eh. Hindi, iniisip ko. No. Yung ganito kasing klaseng pagkatalo, yung sobrang lamang ka, tapos natalo ka, medyo nakakababa ng moral to eh. Mm-hmm. Usually kasi, yung mga reverse sweep, durog ka ng durog yung simula eh. Mm-hmm. Pero kasi kayo nang durog eh. Nang una. Kumbaga, at the back of your head, magiging uncomfortable kayo kasi kahit anong lamang nyo, may chance ang, sa isip nyo, may chance ang ano, 2-0 Fanatic. Nakamay ako ni Boss Bio. Sabi Boss Bio. Fanatic na pipili ka daw ng isang mga kasama mo sa TI. Sige. Galing yan ah. Tinawag mo Fanatic ha? Okay. Boss, X na si Den ha? Oh! Fanatic! Wala ko sinabi Fanatic! Sasabi niyan eh. Kita mo, gano'n ako kamahal ng boss ko. Pinagtatanggol ako. Ay, Boss Bio. Boss Bio, pasalamat na lang tayo, Boss Bio. Hindi si Kuya Di ang nag-cast ng X eh. Thank you, Lord! Ano? Sige, tayaman na. Ikaw na, ayoko nga. Ayun na nga. Sabihin na naman ako malas eh. De, ang tataya lang natin para hindi tayo talo. Yung panalo lang natin. Tataya mo lang yung panalo natin. First 15 kills daw. Hatiin natin. Sige. Ganun ulit. Lalamang yung TNC, matatalo sila. TNC tayo. TNC tayo ng first 15 kills. First 15, TNC. Ang maganda yung mga kwentuhan eh. Yan. 500. 5 Hammer. Okay, yan. 500. Tapos, winner. Winner? 2-0. Winner! Game 2 winner, Fanatic. Nakataya na. 2-0? Oo. Sige. Wala ko bang duda? Sige, grabe ko. Lalaban nakita mo ba si DJ? Lalaban TNC dito. Lalaban naman. Wala naman ako sinabi bibigay nila eh. Lalaban game naman. Game 3 to, guys. Game 3. Ang pinagtausapan lang kung mananalo. Lalaban, pero mananalo. Ganun. Lalaban, matatalo. Diba? Diba pa naman eh. Game 3 to. Guys, game 3. Yan. Dahil meron guys sa mga gusto tumaya dyan. Katuwaan lang naman yung bet, guys. Yan. Yung mga gusto tumaya dyan, punta lang kayo sa PNX Bet. Register user code Lupon WXC. And kung gusto yung bumili ng voucher para makataya kayo, message lang sa Kuya Nick page. And sali na kayo doon sa ating voucher seller group. Yan. Saka yung page, like yun na Lupon WXC voucher seller. So magbe-break muna kami for ni Diane. Babalik kami for game number 2 action. Itong upper division matchup natin between TNC Predator
and Fnatic. So don't go away. We'll be back for more Dota 2 action. Game 2. Sarap ng chat. Pagka. Eh, yun mga sinasabi ko, wag mo, hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yes. Eh kung sinamahan mo na lang siya doon. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi ma-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. Sa amin, no? Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Merong lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, diba? Iba-iba ang mga lalaki, guys, so huwag niyong i-generalize. Huwag mong habulin ang hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang, masasaktan ka lang, diba? Hayaan mo ang pag-ibig ang humanap sa'yo. Yeah! Pero hihingi talaga ako ng payo sa kanila kung paano ko matutulungan yung tropa ko. Diba? Isipin mo ba lang kung gaano ka kamahal, ka-concern yung mga kaibigan mo. Siguro nga, ang kailangan lang dito, eh, syempre, communication is the key. Tama. Kung kausapin nyo, pwedeng, kayo nang bahala kung ano, kung sa gusto mo sa inuman. Mga sir, baka naman, mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99 pesos lang. Magkakaroon kayo ng stickers, saka may chance kayo manalo nito. Plus, may chance ka pang makasali rito. Kung paano, punta ka lang sa page at pindutin mo to. At sa mga ninong natin dyan, pwede na kayo mag-gift ng sub sa mga tropa nating nanonood din. Pindutin nyo lang yung sub icon sa baba habang nanonood kayo. Automatic na mabibigyan ng ating viewers ng subscription. Oo nga pala, sa mga team YouTube natin dyan, meron din tayong membership. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube. Oh, balik na tayo sa Facebook. Support na mga sir. Napakadali lang. 99 pesos lang. Mag-subscribe na. Who discovered aeroplane? Ano? Aerospeed! Mag-igayin. Ng klase ng kape. Ayun, isa lang ko, bala ko. O, kopi ko. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel.